give me understanding, that I may know thy testimony. It is time for thee, O Lord, to work, for they have made void thy law. Therefore I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. Sabay-sabay. Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga salita again. I pray na kayo pong puri at huwag muna sa aming ngayon, Panginoon. Maraming salamat sa mga guests. Maraming salamat po sa nagbabalik, Panginoon. I pray na kayo pong magpala at gamitin niyo pong salita ng mga lingkod, Panginoon, para ma-deliver ang inyong mensahe at pagpalain ng bawat isa matuto, Panginoon, mahamon. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makakupo na po lahat. Good morning sa lahat. Okay, nung kanina nga, tinatapos ko sana yung isa. Asa hindi kaya. Kaya, dito muna tayo. Pero nung nakita ko nga dito si Len Len, sabi ko sakto. Saktong-sakto to. Kasi nga, ganito po yan. Pag hindi mo mahalang salita ng Diyos, kahit active-active ka pa dito, kaya inaano ko si Adam kanina, basahin mo yung Bible. So, madali lang magpunta-punta sa church. At minsan mag-invite, napakadali lang yan eh. Yung iba niyan, iba nga ginagamitan ng gimmick, di ba? So, again, yung Catholic, ganyang ginawa. Sinakop tayo, di ba? Sabay-sabay yan, binaptize. Oh. Kristiyano na kayo ngayon, ha? Oh, lahat kayo, attend dito. So, hindi ng ating paraan. Ngayon, paano nga mangyayari yan sa case natin kung di natin namimilit, wala tayong gimmick? So, sino na nanatili ngayon sa ganitong klase ng church? Yung mga nagmamahal lang salita ng Diyos. Yung iba dyan, kahit andiyan ka pa, pag nakalaya ka na, sabihin natin kung nari, si Rap Rap, nari lang ha. Example lang, kung nari, si Rap Rap andito ngayon for how many years kasi andito yung magulang niya eh. Pag hindi mo minali yung salita ng Diyos at independent ka na, may mili ka na, parang sa amin sa main, ganun eh. Grabing tapat ng magulang niya eh. Mga giver pa. Bandang huli, alam mo na, nabigo sa pag-ibig yung iba, iba naman. Wala na sa church. Kasi hindi minahal yung salita ng Diyos. Baga parang ang Diyos, alam mo, tinotorture ka. Dahil dinala ka sa church. Pangit, di ba? Maganda yung... Kaya nga natuwa ako din si Len Len. So, mahalin mo yung salita ng Diyos, walang pipilit sa'yo pumunta sa church. Pipilitin ka nilang hindi umatin, pero hindi ka pa rin pabayag. Kaya umpisan ulit natin, tama na, 113. Kaya sabi po dito, I hate! Bira naman, nasa Bible pala hate. Ayan, no? Paulit-ulit nga eh. So, umpisa at katapusan ng ating passage ngayong umaga. So, pero ano yung hate natin dapat? Ano yung vain thoughts? Pag vain, walang kwenta, empty. Di ba? Walang, baka sarili. Ganyan po yan eh. Thoughts, syempre, iniisip mo. So, kaya nga inaaral natin to, yung chapter 119 ng Psalms, about the law of God to, about the Bible. At, ang ano dito is, yung naungunang thought talaga dito, yung pag-ibig. Sa pag-ibig ng sa mga salita ng Diyos or batas ng Diyos. Again, ha, para sa mga bago, sa dito po yan, sa Psalms 119, yung salita ng Diyos, maraming tawag salita ng Diyos. Actually, si Jesus nga, yan ang isa sa mga pangalan niya. Okay? So, pero pwedeng sabihing law, pwedeng testimony, commandments, precepts. Ano pang nakikalimutan ko? Commandments, sabi ko na yun. Ha? Ordinances, iba pa yun. Dito lang, sa 119, precepts, sabi na. Ano? So, yun na pala, kompleto na siguro yun. So, kaya aralin natin to. Yan, title na yun nito. Yan ito na lang, My Hiding Place. Okay? Sino naman mahilig magtago dito? Lalo pag may... Ba't kayo nagtatago? Alala ko lang minsan tayo kasi yung mga bata daw. Kahit yung mga ano, may gustong ano yan eh. Pag malungkot siya, may problema, mayroon siyang either tinataguan. Pagkatago siya sa mundo, pupunta siya doon. Di ba? Yung mga bata, mahilig sa ganyan. Di ba? Ikaw, saan ka?
sa bahay, sa kwarto. Iba ganun eh. Iba naman sa mundo, kung saan man yan. Iba, mag-iisa lang. Gusto nilang mag-isa. Iba, ano pa? Ilalim ng papa. Mga bata, di ba? Ano pa? Sa kumot, ilalim ng kumot. Siya na kasi marami. Minsan doon siya sa ano. Ayan, nag-usulat tayo. Kasi doon tayo naka-comfort. Okay? Pero kaya pagkakating ngayon, minsan yung salita ng Diyos, kasi saka tatakbo, lalo yung mga, sabi natin, mga busy tao, katulad, busy ka, pastor ka pa, di ba? Saan ka magtatago? So, sa salita ka ng Diyos, magtatago. Ano yung magtatagong tago? Ha? Ibig sabihin nga, yun yung iyong, sabi dyan, hiding place and my shield. Anong pinagkapareho ng shield sa hiding place? Wala, di ba? Pero dito meron. Yan ang nagko-comfort sa'yo. At yun ang tinatakbuhan mo pag ikaw ay may problema na parang wala bang ibang nakakatulong sa'yo. Okay? So, pero balik tayo sa verse 1. Verse 113. Sabi dyan, I hate vain thoughts. So, again, yung walang mga kwentang isip, iniisip, kalokohan. Hindi lang niya iniiwasan yan, galit siya doon. So, napansin yan. Pag matagal lang ipatin dito nga, eh, pastor, ba't naman galit sa, kabaklan, kalokohan, kamunduhan, makasarili, ba't galit? Ba't di lang pwedeng, pabayaan mo na lang sila, di ba? Pabayaan mo yung mga bakla, sila lang naman yun eh. Hindi, galit tayo doon. Amen? Dahil nakaka-influensya at nakaka-influensya yan, spiritually, especially sa mga masa. Okay? Kaya sabi dyan, mahal ko yung salita ng Diyos, ang kasama po nun, kung mahal mo yung salita ng Diyos, galit ka sa mga kalokohan. Kasi ang salita ng Diyos po, hindi compatible yun sa kalokohan. Eh, basta joker ako eh. Baguhin mo na yan. Kung mamahalin mo ang salita ng Diyos. Eh, masaya ako pag nag-joke ako, natatawa sila, di ba? Nagpapasaya mo. Parang preaching natin ng Thursday, di ba? Mga may idol niya si Tito Big and Joey. Mga kalokohan yun. At ngayon, di lang sila basta yung papatawa, sila yung leader. Minsan na mga dinidisciple din nila yan. Okay? Kaya tawag nila dyan, bossing. Kasi may dati nakakaano. Ba't yung ginagalang to siya, no? Kasi bukod sa mayaman, sila yung nagtuturo dun kung paano kasisikat. ano ko lang yan, ha? Wala siya alam dyan, pero naramdaman ko lang. Kasi naalala ko nun, basta yung... sabi ko yung pangalan, nakilala niyo pa eh. Kasi napanood ako niyan, si Andrew E. pala. Kaya kabastusan yun. Siya nag-disciple doon, si Big Soto. Kasi parang meron silang mga celebration ba. Nag-tribute sila kay boss nila. Salamat kay boss, Big. At sila so binanggit nila lahat yung ano niya doon. Utang na loob nila. Tindi pala yan, no? Kaya, baliktad. So, sana tayo naman. Kaya tayo minsan binibigyan din natin ng galang yung ibang mga nagar sa atin, mga pastor natin. Kasi kung wala sila, wala tayo. So, sila baliktad din. Kung walang pinakaloko-loko dyan, wala yung mga bagong loko-loko ngayon. So, kaya ganun. Kaya huwag kayong magagalit or huwag kayong magugulat pag si pastor in-expose yung mga ganyan. Kailangan yun. Amen? Yung mga Hudyo, bakit natin in-expose? Kasi halos lahat daw ng matatrace mo sa mga Hudyo. Totoo lang. Ngayon, binabasa ko yung dito nga sa akin, pag may time ako. Hindi naman tayo protestante, pero maganda yung sinulat ni Martin Luther about the Jews. Kasi magkakaroon ka ng idea, yung time nila. Kailan ba yung time ni na Martin Luther? Sino nakakalam? Mga 1500s yun. Yun. Basta bagong masakot yung Pilipinas ng nagkaroon ng Reformation. So, tagal na panahon na yun, pero maniwala kayo kung ano sinasabi natin sa mga Hudyo, ganun din sa kanila dati. Kaya huwag tayong, pastor, ba't galit ka sa makla? Ba't galit ka kay Tito, Big and Joy? Ba't galit? Kasi yun nga sabi dito, pag minahal mo yung salita ng Diyos, hindi mo pwedeng mahalin to kasi sinasabi salita ng Diyos, pureness, purity, pag-ibig sa Diyos, paglilingkod sa Diyos na maayos, at may kalaban ng Diyos. So, it follows na, kung mahal mo talaga ang salita ng Diyos, galit ka sa mga alokohan. Amen? Marami pa to. Tuloy natin. Kaya sabi dyan, thou art my hiding place and my shield. Ito. Nag-uusap kami ni Bud eh.
So, ganito po yan, ha. Tansyahin nyo rin. Kasi ganito, pag hindi kayo marunong, especially pag tawag dito, salamat kayo pag sumusunod kayo. Diba tuloy yung sabi, galit tayo sa bakla. Eh, talaga naman, dapat lang. Ngayon, mag-iingat din kayo. Alamin nyo exactly kung paano kayo gagalaw. Kasi tinuro ko dito, Iglesia ni Manalo Kulto, eh, totoo naman yun. Eh, nasa school ka ngayon. Anong gagawin mo? Oh, Iglesia daw siya, kulto. Ay, Katoliko, mga... Kailangan yun ng wisdom din, ha? Kaya sabi ko lagi, natakot ako sa inyo pag absent-absent kayo ganyan. Kasi dapat kumpleto ang training nyo, kumpleto ang wisdom nyo. Pag may isang nakuha kayong tama naman na mensahe, kanina, mamaya, wala kayo, paano yun? Hindi mababalance. Tapos, bihira lang kayong ano, minsan-minsan, kala mo, member ka ng church, pero hindi ka active. May mga ano, kaya sabi din sa Bible, ano, nakakatakot daw, eh, delikado yung little knowledge. May knowledge ka naman talaga, kaso, hindi na balance. Kasi kaya, yun lang ha. Okay? Tsaka, tiwala rin kayo sa konsensya nyo. Alam nyo naman di kayo dapat maging mayabang, bakit kayo babanat ng mapapahamak pala kayo. Okay? Kung ano po yan, magkasama yung sa pangako ng Diyos, na yes, puprotektahan ka niya, eh, wag ka namang, ano, kunwari sa gera, puprotektahan ako ng Diyos! Isa kang gano'n, no? Sila, nuclear ang gamit, ikaw, espada. Patay ka nun. Kaya kailangan mo ng, kaya nga sabi sa Bible, whole armor of God. Okay? Anyway, kaya sabi dyan, thou art my hiding place and my shield. Kung siya ang shield mo, alam mo yung sinabi niya. Okay, di ka lang basta ano dyan. Ngayon, ganun din ako na, nabiktima ka na, anong gagawin mo? Siya yung hiding place mo. Pareho po yan eh, shield, then hiding place. Kung kailangan mong mag-rejuvenate, natatawag nila, di ba? Kasi pag talaga nasaktan ka, alam mo na, nag-backslide ka, nako, ang hirap niyan. Hindi ka protektado, di ba? Eh, andun na, anong gagawin mo ngayon? So, syempre, ang panalangin ay ma-restore. Okay? Kaya makinig. Yung mga hindi nakikinig, hindi na i-restore. Okay? At mas maraming kang tatabawin pag ikaw yung nag-backslide. Okay din yun. Kasi may pag-asa. Pero, asahan mo iba. Asarin ka, di ba? And those things. Kaya sabi dyan, I hope in thy word. For example, ganito yan. Tuloy na tayo sa idea na yun. Kung na nag-backslide ka. Eh, naasal ka kunwari. Hindi naman lahat sa church maayos. Hindi lahat ng church malagunan. Hindi alam exactly kung paano i-deal. Kaya asal lang sa'yo kasi nga nabalitaan, na backslider ka ganyan. So, ngayon, inaasal ka ngayon, di ba? So, ano yung mga madalas? Sabi nga sa'yo, sabi sa mga other church, mga ganun daw eh. Oh, buhay ka pa pala! Huwag mo naman ganunin. Di ba? So, ganito yun. Pag nagkamali ka na, kaya ka nga gusto mong ma-restore. Ba't mo gusto mong ma-restore? Nagtitiwala ka sa Diyos. Dagdagan mo pa. Pag may kapatid ka, katulad ng magkakapatid na to, mga anak ko, pag nag-aasaran, minsan, siyempre kahit kuya yun, hindi naman siya ganun kamature. So, magtiwala ka sa tatay. So, ako yung mag-aayos. So, huwag kayong mag-aasaran. So, minsan, pinapabayaan mo lang din kasi normal yun. Natawa ka nga lang. Nag-aasaran, di ba? Pero minsan, mapipigilan mo na, hoy, sobra ka na. Okay? So, ganun din sa church, asahan mo na may mga asal. Pero, magtiwala ka lang sa salita ng Diyos. Alam naman natin lahat yan eh. Yung restoration, part yan ng buhay. Magkakamali ka, si David, nagkamali, ni-restore siya. Si Paul, loko-loko siya. Murderer pa, bandang huli, ginamit pa siya ng Diyos. So, yung mga maling mag-judge dyan, hayaan mo lang sila, magtiwala ka sa Diyos. Ayan, hindi gagamitin ng Diyos yan kasi karnal yan eh. Sa ngayon, totoo yun. E paano kung matuto talaga yan, magtiwala sa Diyos? Tatalunin ka niyan. Tulungan mo na lang siya kung ikaw talaga yung mature ngayon, di ba? May ano ka pa sa kanya, party ka pa ng buhay niyang maganda ha, kung saan siya ay naturuan. Amen? So yan ha, siyang, ang Diyos ang iyong hiding place, may shield. And, kaya dapat magtiwala tayo pag sinabi niya. Again, hindi mo malalaman yung salita niya kung hindi mo binabasa. So, nag-umpisa po yan dito, ma-encourage ka dito. Tapos lang, hirap naman basahin yung Bible eh. Totoo, naiintindihan ko yun. Pero paano nga ma-encourage kung wala ka dito? Diba, kanina, mga kanina, nag-recite ng memory verse. Una, mahirap yan.
Eh, nasubukan noon. Dali lang pala, kaya ko naman eh. Pero mahirap. Ay, naku, haba nung isa. Dalawa. Eh, sikat yun eh. Kinukot nga dito yun eh. Oh. So, hindi mahirap yan. So, parang magtitiwala, alamin mo yung salita ng Diyos. Yung mga pinaka-basic, umatend ka ng church. Ang hirap naman, naliligo pa ako eh. Wibihis pa ako eh. Yun na nga yung pagkakataon mo eh. Umuha kang tao minsan-minsan. Diba? Diba? Yung iba, gustong-gusto kahit sa bahay, nakabihis eh. Ako, hindi. Pero dito, diba? Once a week, at least naganito ako, mukha akong tao, diba? Ganun din kayo, amen. So, yan. So, ito na. So, kabaligtaran. Kasama rin, again, ang pag-ibig sa Diyos, pagiging galit sa mga kalokohan, iniisip pa lang, galit na. Siyempre, yung iniisip mo, lalabas naman yan eh. Okay? Tulad yan, pag di nakikinig sa church, anong iniisip nun? Iba, di ba? So, kaya sabi dito, depart from me! Umalis ka dito! Buti nga ngayon, maayos-ayos na yung crowd natin, di ba? Naalaan nyo natin, puro ano ka. Harang ano ko na, misa, ayoko na eh. So, ko naman. Pero na, ano, titinurin yung iba dito, iniisip ko. So, yun nga naman ang iyari. So, yung sabi ko sa inyo, pag dinadaldal kayo, ang gagawin nyo, sino yung mga dito pa nun? Wala na ata lahat eh. Sina, yan, sina Chelsea. Ano siya sabi siya pag dinadaldal ka? Nakikinig ka ng preaching. Anong gagawin mo? Ano yung pinapointo mo? Gaganoon mo ba? I-entertain mo ba? Anong gagawin mo? Umalis ka dito. Hindi, ibig sabihin at least huwag mong sabihin, huy, huwag mo isaubuhin. Nakikinig ako eh. Yan, huwag may tumutuloy. Umalis ka dito. Hindi, silent lang. Naalala ko tuloy, baka di ako nakasilent. Okay. For I will keep the commandments of my God. Nakita niyo yun? Gusto niyang panatilihin. Ibig sabihin, gusto niyang sumunod. Ibig sabihin ng keep the word ha, sa Bible. Ibig sabihin ito, sabi ng Panginoon, yan, Hebrews 10:25. Sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some eat, but exhorting one another. Ha? And so much the more na ba agad yan? As you see the day approaching. Sa Tagalog, huwag ka daw liliban ng pag-assemble itong church yon, congregation. Huwag ka liliban, eh may humahatak sa'yo. Uy, anak mo yung birthday ko ngayon. Ano naman? Di ba iba pag may ganyan nga, gusto nilang guest, di ba, yung mga sikat. Diba? Eh, pag nasa church ka, oh, doon ka sa pinakasikat, di si pastor, ha? Panginoon. Amen? So, mas maganda best yun. Eh, mga Catholic nga, ganun, pag birthday. Baliktad naman. Pag birthday, doon lang sisipot. Tapos ikaw, birthday mo, mawawala ka. Ano yun? Okay, so, kapag may humahad lang sa'yo, gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Chupi. Nah. Obviously, gamitin niya ng wisdom, ang asawa niya, huwag naman gano'n. Pero, ibig sabihin, huwag niyong hayaan siyang mahad lang. Amen? Tuloy natin. Uphold me according to thy word. So, ito yung kanta. No? So, awit to yung author at tayo pwede. Apply mo sarili mo. Ang kinakausap natin ng Panginoon. Kaya sabi niya, uphold me according unto thy word. Ano yung uphold? Parang kanina, backslider. Inaapi ka. Hirap kang bumalik. Sinong pagtitiwalaan mo? Una, sa kanino ka ba nagkasala? Naalala niyo yung ating sa kasalanan, sa Diyos lagi yan. Yung sa mga kapatid, fault lang yan. Sa kulig sa King James, ha? Ngayon, kung may nangaasal sa'yo, o ikaw, absent ka dyan, eh sa Diyos ka nagtitiwala, kaya nga umatid na ngayon, nagtitiwala sa Diyos, gusto ko na matuto ngayon, tinatama ko yung mali ko dati, ano guys? So ang tawag dito, ang panawagan natin ngayon sa Panginoon, Lord, uphold me. Ibig sabihin, Lord, wag mo naman ako hayaan na. Gusto ko naman ma-restore. Gusto ko naman magbalik loob. Tapos, ganito gagawin sa akin yung sino. Okay, or ako mismo, yung sarili ko, parang dinado mo yung sarili ko. Walang mangyayari sa akin. Kaya, Lord, uphold me. Ikaw mismo yung mag, parang uphold, pero ibig sabihin lang nang itaas eh. Okay?
Kaya sabi dyan, according unto thy word. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, hindi naman yung iba naman. Ganun, nabanggit ko last time sa inyo yung mga babae daw sa US, mga high school na buntis na. At sabi nung iba, uy, malakpakan natin at least mag-graduate. Hindi tayo ganun. Hindi natin pupuliin yung mali. Pero according sa salita ng Diyos, pwede pa silang ma-restore. Pero hindi yung pupuliin, baliktad naman yun. Okay? So sa atin, nire-restore natin, pero hindi natin pupuliin. Kung kailangan siyang makinig niya, dapat niyang makinig. Na mali siya, nagkamali siya. Ay, nasa salita din naman Diyos yung rebuke. Amen? So kaya ganun po yun. So according to thy word, pag nakarinig ka ng masama, dahil may ginawa ka masama, tanggapin mo lang. Amen? At ang Diyos ang magtataas sa iyo kasi alam naman ng Diyos kung saan pinanggalingan mo. Okay? That I may live. Okay? Yung live dyan, obviously, hindi yung buhay na basta humihinga, live. Yun, obviously. Sa Bible po, paulit-ulit, yung buhay na gusto ng Diyos ay buhay natin. Amen? Bukod sa everlasting life, yung life dito sa mundo na pleasing sa Kanya, nakakalugod sa Kanya. So yun yun. Gusto mo mabuhay ng may takot sa Diyos at naglilingkod sa Diyos, tapos hindi ka naman binibigyan ng pagkakataon ng iba o ng sarili mo. Kaya ang panawagan sa Panginoon, Lord, itaas mo ako. Ibig sabihin, panghawakan mo ako. Huwag mo akong hayaan naman todong. Amen? Pag ikaw backslide ka na, todo ka na. Ano yun? Sa English ang tawag nila doon. Ipa-flush ka sa toilet. Yun na. Diba? Ayaw ko nang gano'n. Pero yun ang ano nila eh. That I may live, let me not be ashamed of my hope. Yan yan. Kung ligtas ka, alam mo, anak ka ng Diyos, tutulungan ka niya. Lord, tulungan mo naman ako na baka parang di mo ako anak eh. Ngayon, kung di ka talaga anak ng Diyos, baka magtanong ka rin. Amen? Kasi kung di ka anak ng Diyos, huwag niyong lukohin yung ibang tao, niyong lukohin yung sarili mo. Kung di mo alam na ligtas ka, magtanong ka. Kami, pwede lang namin gawin sa inyo kung ano yung dapat namin gawin. Explain na natin lahat yan eh. Para natin, paulit-ulit nga. So, may problema pag ikaw ay nag-ano. Kaya, kung hope mo ang Panginoon, huwag kang mahiya. Hayaan mong ikaw yung humingi ng tulong sa Kanya. Okay? And then, 117, hold thou me up. Pareho lang, no? Kanina, uphold. Ngayon, hold thee up. And, I shall be safe. Parang baha. Diba? Yung baha, hindi ka namamatay dyan, nasa ibabaw ka. Nasa ilalim ka, matay ka. Kaya may mga pagkakataon na may problema tayo. Lalo yung mga adult, mga bata, wala pa halos yan. Sana nung huwag kayong magpakamatay dahil sa problema. Pag naging adult kayo, napakahirap. Paano pasa ng daigdig? May mga anak ka niyan, eh, paano pa nagka-problema pa, di ba? May sarili ka ng problema. Tapos may problema pang dadalhin yung mga anak mo. O tapos, kaya mga anak, tingnan nyo na lang yung mga magulang nyo, nagkakaproblema. Huwag naman nyo nang dagdagan. Amen? Baka sila yung pakamatay. Huwag naman. Okay, so, hold me up and I shall be safe. I will have this. Hindi sinabing yayaman ako, Lord, ayamanin mo ako. Yung basic lang, at least safe ka lang. Hindi ka nasa risk. And I will have respect unto thy statutes continually. Okay, isa-isa natin yan, ha? Kailan lang. Anong sabihin ng respect? Madalas, na ginagamit ng mga kalaban yung word na yan. Sabi na, respetuhin natin lahat ng reliyon. Yan, tama ba? So, kaya iba nagkakaroon ng problema dyan, talagang problematic kasi yun. At ang mga nagpapauso niyan, sana huwag kayong ganun. Ngayon, kung naitindihan ko na kailangan natin respetuhin yung mga tao, for example, kailan lang kasi may nag-comment, eh. Nag-share ako, may nag-comment. But anyway, nakita niyo yun. Eh, paano yan? Katulad ng mga Katoliko. Kaibigan mo yan. Respetuhin mo yung Catholicism. Ganun ba yon? Hindi. Tandaan nyo ito, ha? Ang respetuhin nyo, sila, mga tao. Bilang tao, kung di pa sila reprobate, una, may pag-asa pang maligtas yan, eh. So, hindi mo sila i-doubt to the point na paano yung, depart from me. Hindi naman ganun. Okay? Alamin mo exactly kung nasan sila. Madalas, mga biktima lang din yan ng mga false teacher, eh. So, what you will do, kung soul winner ka, at kahit nga hindi, pag-pray mo lang ano yung dapat niya. Ano ngayon, kung pwede natin tulungan, yan, tanong ka sa pastor mo. Ganun po yun. So, huwag mong respetuhin yung maling paniniwala. Tandaan niyo po yan kasi, sabi nga dun sa, yung niluluto ko rin, ano, saan ba yun? Kalimutan ko, basta, when you change the meaning of the word, okay, you change the meaning of the world.
Nakinig ko lang din yun. Naitindihan nyo ba yun? Quotation lang to. If you change, dati madalas kami dyan eh. Pag binabago mo daw yung ibig sabihin ng isang salita, binabago mo na yung mundo. Maganda sa English kasi medyo word world. Ulitin ko ha. If you change the meaning of the word, you change the meaning of the world. Isabihin, hindi basta-basta yan. Kaya nga tayo, puro Bible tayo dito, ina-address natin yung mga kamalian ng iba, especially false teaching. Isa to, yung respetong word na yan. Madalas nila sabihin niya, respetuhin mo yung mga bakla. Ha? How can I? Sige nga. Sila mismo, wala silang respeto sa Diyos eh. Wala silang respeto sa sarili nila eh. Okay, very good. Ah, sige, okay lang. Ligtas po ba siya? So, alam niyo naman kung ano yung kaligtasan, di ba? Kaligtasan ay hindi sinabing hintuan mo lahat ng kasalanan mo. Ngayon, yung kabakla kasi, iba yan eh. So, napag-aralan niya, may seminar tayo, anti-sodomite dito. Summarize ko na lang para kay Len, no? Tsaka sa iba rin. Kasi nag-iisip kayo, baka may kaibigan kayong bakla. Eh, huwag yun ang kaibigan, kakilala, malayo naman pala eh, no? Pero, iyon. So alam niyo naman, lalo matagal na kayo dito, judgment natin dyan. Tsaka ng salita ng Diyos, ang mga bata pa yan, may pag-asa pa yan. Pero pag mga minahal niya na talaga yon, kasi laki ni, natin, ni Brother James, tas ano niya, kapwa lalaki niya, tas sasabihin sa'yo, eh mahal ko naman ng Diyos, loko-loko yun. Sinungaling yun. Hindi mo nga tanggap yung sarili kung paano ka ginawa ng Diyos eh. Mag-iingat kayo sa mga sinungaling. Kaya puro tayo Bible, Bible. Alamin natin, sinasabi salita ng Diyos. Tiwalaan mo to. Sabi sa Bible, imposible maging magkagusto yung lalaki, kapwa niya lalaki. Abnormal yun. Yun ang pinaka ano dun. Eksaktong salita dun. Ang sinabi nilang, normal naman ako, mahal ko si Jesus. Kaya kailangan magka-wisdom ka. Hindi totoo yung magkamaniwala dun. Anong gagawin natin? Again, kung mga bata pa, kaya wala silang masabi sa atin, soul winner tayo as a church. Hindi pwede sabihin, hindi mo mahal yun eh. Talaga, pag bakla, kalaban sila ng Diyos, mamahalin mo ba yun? Yeah, hindi ko mahal yan. So what? Pero hindi mo pwedeng i-judge ako na hindi ako pagmahal kasi ang buhay natin ng ministry, pag-ibig yan sa mga kaluluwa. Okay, so anong gagawin natin? Yun na nga. Pag totoong bakla talaga, as in lalaki sa lalaki, babae sa babae, malinaw yun. Wala ka dapat ano dun. Ikaw mag-judge nun. Again, kayo naman ang mag-judge sarili nyo eh. Gusto mo bang, kaya nga sabi niya kanina eh, depart from me, evildoers. Kahit nga mga hindi pa reprobate, hindi pa mga bakla eh, kung talagang loko-loko, for example, kandal. Okay, so may pag-asa ko pa, pero umalis-alis ka sa akin. Ibig sabihin, tatanggapin lang kita, at least kung hindi ka na nagmumura, kung na, palamura, gusto mo lang yung kasama yan? Ito, hindi. Ngayon, kung nagbago, nakita mo nagbago, kung soul winner ka naman, sige, bigyan mo ng pagkakataon. Pero, again, ang hindi natin nire-respeto, balik tayo dito, ang hindi natin nire-respeto yung maling paniniwala, kasi ang mali-mali, pag sinabi kong nirespeto ko yung maling, ano, binabaligtad mo na yung kahulugan ng salita. Pag sinabing respeto, lalo sa Bible, ha, pag sinabing respect doon, talagang, di ba? Pag sinasabing nirespeto ko yung magulang ko, tapos meron dyang Mormon, nirespeto ko hindi ganun. Bigyan mo lang ng pagkakataon yung mga taong biktima din ng false teaching. Natindihan? Pag ganun din yan, yung mga, sa panahon kasi natin, yan talaga ang ano, kabaklaan. Kaya tayo, nilinaw po natin yan para hindi kayo malilito. Napaka-importating topic yan, yan, okay? So, huwag nyo silang respetuhin dahil hindi nila karapat-dapat doon. Okay, ang respetuhin nyo lang sa kanila, yung tao na parte na posibleng maligtas pa. At talaga naman, kung sabi natin hindi nila kasalanan yung mga ibang bagay na yun nga, pag na pinalaki kang yung bahay nyo, yung ganun nga. Na, ngayon, sa panahon natin ngayon, lahat tayo na-influensya ng mga bakla kasi sila yung gumagawa ng pinapanood natin eh. Kaya salamat nyo. Piliin nyo yung mga papanoorin nyo. Amen? Tsaka yung mga kaibigan nyo. Eh, sa school, basta, tinatanggap ka ng mga teacher ng bakla eh. Kaya kasi nasabi ko naman sa inyo, kanino ba kayo nagtitiwala? Sa school nyo? O sino ba nagpatayo ng school? Gobyerno yan eh. Mga corrupt nga yan eh. Karamihan ha. Iba dyan, kunwari tumutulong, sumasakay lang sila sa sistema.
Andahan niyo po yan, huwag kayong ano, honorable ganyan dahil nagpatayo ng school. Kumurakot na yun doon. Kung kaya lang nila magnako pa ng mas malaki na, gawin nila yan eh. Huwag kayong magtiwala doon. Ngayon, magpasalamat tayo sa Diyos kung nagpagawa ng school, natuto ka doon. Ang Diyos na nagbigay sa'yo noon, tandaan niyo yan. Hindi sila. Alamin niyo yung diferensya noon, yung ang sila nagpatayo at ang Diyos ang inalaw ng Diyos at gumawa ang Diyos ng paraan para mangyari yun. Even sa kasakiman nila, sobrang sakim nila, ginamit lang sila ng Diyos. Ano natin, pag nagpatayo ng ospital ng school, naintindihan niyo ba yun? Medyo advanced tayo. Kaya magkakaroon tayo ng seminar about governments, divine and human governments next year. Okay, para lalo niyo maintindihan yan. Okay, so balik tayo dito. Huwag may respeto yung maling paniniwala, even mga gobyerno na kung makapagkunwari, ang respetuhin mo sa kanila, the fact na tao sila at ginawa sila ng Diyos and therefore pwede silang maligtas. So ngayon, kaya ngayon nga, ganito ah, iyan na nila sa mga kapatid naman. Kaya hindi din tama yung tayo-tayo nagkakasira, okay? Kasi nabanggit nyo last time yung isang sabagin, medyo ano kasi siya eh. Medyo, tawag dito, medyo mainit ngayon sa pananampalataya kaso sumobra naman. So, yung mga mali ang sagot sa kanya, hindi ligtas yan, hindi ligtas yan, hindi ligtas yan. Sandali lang. Okay? Hindi ganun yun. Posible yun. Pero hindi ikaw yung final judge, lalo na nag-chat lang sa'yo ng ganun. Tapos, hindi ganun ha. Kung kaya mong siguraduhin, para ma-share mo na lang siya. Ganun, hindi yung gagamitin mo yung kung anong gusto mong balak sa na masama, okay? Tandaan niyo po yan, ha? Hindi ating gawain yun, huwag ating gawin. So, malalim yung respect, no? So, magkaroon kayo respect una sa Diyos at saka sa mga sinasabi niya. At again, kung may respeto ka sa salita ng Diyos, anong gagawin niyo? Atin kayo, babasahin niyo yan, susundin niyo. Hindi niyo yung babaliwalain, sinabi pala ng Diyos yan. So, what? Sinabi ng Diyos na maging maayos sa suot, sa salita, wala kang pakialam. Wala kang respeto. Mapapahama ka niyan man ng uli. Okay? Next, sabi niyan, thou hast trodden down all them that err from thy statutes. Okay, ano yung trodden? Hindi natin nasyado ginagamit. Parang ano lang yan sa Bible, madalas ginagamit yan. Yung symbol yan ng ano talaga, either pinapatay or tinatapakan po yan, a tread. Pag sinabing tread, trod, tinatapakan. Yung ibig sabihin niya sa context natin, yung ibig sabihin niyan, ang Diyos, bandang huli, sila yung paparusahan. Ganun lang yun. Hindi lang pinarusahan, hindi lang pinalo, ah. Tinungtungan eh. May mga ganyan po, mga bansa, mga example ng kung saan kinagalitan sila ng Diyos. Talagang sila sinira. At sabi dyan, that are from the statues, even pwedeng mga Kristiyano, pwedeng mga ligtas din pala, pero pag nagkamali, namatindi salita ng Diyos, ba't kaya pinarusahan tong pastor pa na to? Nangyayari yun. Kasi, nagkamali ka eh. Yung iba naman, lalo na sa pagdating sa salita ng Diyos. So, banggitin ko ulit yung mga kilala, may kilala ako. Marami naisip na yun, eh. Pero yung isa lang, yung mali yung interpretation niya sa 3 John. Sabi ba naman doon, gusto pala ng Diyos, yumaman ako eh. Sabi doon sa kabila, hindi. Sabi doon, the day that will be rich, fall into temptation and snare eh. Sabi niya, huwag mong mahalin yung pera eh. Sa kanya, mali. So, nagkamali siya na yung buhay ng taong yun, talagang sira. Kahit ligtas. Kasi iba yung interpretation, pinilit niya pa. Ang problema naman sa iba, sinakyan. Ang gusto talaga ng Diyos, maging mayaman lahat ng Kristiyano eh. Ano? Nagkamali siya, tapos siya. So, ganun din kayo. Huwag kayong magkakamali especially sa salita ng Diyos. Yung iba naman, ganun, abusado rin naman eh, ligtas naman ako eh. Pwede kong gawin lahat ng gawin. I'm not under the law, but under grace. No, quote pa. Eh, sinabi naman kayong context, mali. Okay, magkakamali, amen? Kasi, kumpara niya yung sarili niyo na pag may nangyari sa buhay niyo, para kayong tinuntungan. Hindi lang basta tungtong na ganyan yan, ha? Ang picture madalas yung talagang dinaanan ka ng parwahe. Diba? Madalas yan sa Bible, lagi sinasabi yan. Mga tinuntungan ka ng mga kabayo. Gusto nyo yun? Parang stampede pala sa Halloween sa Korea. Diba? Ganun. Gusto mo yun? Yung baka yung mga yun, nagkamali dito yun. Yung mga Koreano, mga Pentecostal kasi. Anyway,
Thou puttest away all the wicked of the earth like dross. So, anong dross na naman? Parang ano yan eh. Parang mga reject. Diba? Sa isang madalas sa mga bakal. Yung mga elements, kunwari, gusto mo mag-ano ng pure na bakal, ginto man yan, sorry, silver. May mga sumusobra doon. At yun, wala nang gamit yun. Okay? Mga tawag nga dyan, reject, reprobate. Diba? So, yun ang ginagawa ng Diyos, ha? Matutuwa ba tayo doon? Pag kunwari, mayroong baklang namatay ng maaga. Matutuwa ka ba doon? Namatay ng maaga, nagkaroon ng AIDS. Kasi, kalokohan niya eh. Kadumihan. Lalaki sa lalaki. Anong mangyayari doon? Sakit ang bibigay sa'yo. Eh, namatay. Matutuwa ka ba doon? Sama niya naman. Eh, sabi dito eh. Minahal niya lalo ang Diyos. Diba? Sodom and Gomorrah. Binuhusan ng apoy. Oh, yes! Siguro eh, papanoorin natin doon eh, no? Kasi di natin nakita yung kinuwento lang sa atin yun eh. Gumang na biktima tayo ng mga ganyan, di ba? Ang baklaan. So ngayon, isa sa entertainment natin ngayon. Nag-imagine lang ako, ha? Alang, pero nangyari po yan, talaga. So yun, kaya, lalo niyang minarang. Gusto ko magbasahin yung Bible kasi, ang ganda eh, no? Pinatay ng Diyos yung mga wicked. Eh, gusto ko yan. Amen? Parang sama naman, ganito yan. Pagdating sa masama at mabuti, sino kanina magtitiwala? Ano ba yung masama, ano ba yung mabuti? Kung ikaw ay panay, puro ka Hollywood, puro ka TV, puro ka ano, mag-iiba yung meaning mo ng masama at mabuti. Kaya kung may naglalaba dyan, pasto, parang kung saan hindi ko kayang tanggapin yan. Ganito lang yan. Hindi mo kailangan tanggapin dahil sinabi ko. Tanggapin mo yan, alamin mo kung ano yung totoo, anong judgment ng Diyos. Ngayon, pwede lang ako magbigay ng mga explanation din kung paano naman ako personally ay natutunan ko yan. Okay? So, yun. Sa, sige, bigyan natin ng example yung tayo nakalayo ah. Yung kilala nyo ba si ngayon pinapalabas sa Netflix? O, alam nyo ba yung Netflix? Good for you kung di nyo alam yung Netflix. Pero yung Netflix, parang dating, parang ngayon sining ngayon yan. Na binabayaran mo para manood ka ng manood ng mga kalokohan nila. Pelikula, series, ganyan. So, sa mga bagong series na mainit na ngayon, yung si Jeffrey Dahmer. Example nga natin yun, kung napanood nyo yung severity na Sodomite Deception. Ano yan? Hindi Sodomite Deception, isa. Hinaanay yung reprobate, ano yan? Psychopath reprobate. So, siya yung pinakabida doon. Siya yung nasa picture doon. Siya yun. Pag tinignan mo, disente. Bakla pala. Tsaka mamamatay tao. So, ngayon, kaya, tawang-tawa ako sa balita kasi ito mga friends ko eh. Eh, bakla yun. Sinabi kasi naman totoo eh. May nagalit daw yung mga bakla. Eh, ba't ba kami ngayong para dyan? Eh, yun talaga yun eh. Pag tinignan mo po yung mga serial killer, mga matay tao, mga pedophile, karamihan nun, bakla. Hindi tayo gumawa nun, sila. Kaya sabi niya, gusto ko sabihin dito, dahil talaga matuwa ka pag pinatayo. Pinatayo ba yun? Nabitay ba yun? Death penalty, di ba? Alam niyo ba, yung picture niya doon, ayun yung mukha niya nung ano, uy, death penalty pala ako. Ganyan-ganyan lang yun. Reprobate niya eh. Hindi na yung iiyak. Ay, mapatayin ako. Iyak ako. Wala nang pakiramdam yun. Kaya yung sasabi ko sa inyo ngayon, mga bata pa, hindi nyo pa alam. Pero mag-iingat kayo kasi makaka-encounter kayo niyan. Amen? At sana huwag kayong maging ganun. Kaya yung puso nyo, alagaan nyo, huwag kayong maging matigas. Again, baka hindi pa kayo ligtas. Sabihin nyo, huwag kayong magpanggap. Kasi magpanggap, ligtas ka ba? Alam mo hindi. Oh po, kasi yun ang sabi nila. Alam mo, atay ka dyan. Okay, next. Sabi dyan, my flesh trembled for fear of thee. Ano, magkakasama to eh. Ang kabaliktaran ngayon nung mga wicked na wala nang pakiramdam at kaya salamat sa Diyos pag pinarusahan sila, mamahalin mo lalo yung Diyos. Yung kabaliktaran nung kasi ikaw, takot ka sa Diyos. Amen?
Binabanggit pa lang natin dito, masama yan. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong, marami kang masaktan, katulad sa sarili mo, sirain mong buhay mo. Pag may utak ka, sabi mo, ganun pala nangyari. Pero sabi ng Diyos, takot ka na agad. Hindi po masamang maging matakot, matakotin, lalo sa Diyos. Amen? Ano yung multo? Ayusin nyo. Ayusin mo, Ben. So, ganyan yun, ha? Kaya ganun po, mga bata, mga magulang, yung anak nyo, sanayin nyo may takot sa inyo. Amen? Huwag kayong magmalaki na ako, hindi ko pinapalo yun, ha? Baliktad ka nun. Paluin mo, pagloko-loko. At ikaw mismo din, dapat takot ka sa Diyos. Ayaw mo silang mapahamak. Alam mo na kahit mong kasabihan ng mga matanda, ganun din, nagkakaroon din ng sungay, di ba? Sa Bible kasi, hindi ganun yung ano eh. Wala akong naaalalang ganun. Pero yung prinsipyo pa, ganun din. Huwag mong hayaan silang bata pa na de-develop sa kanila yung matigas ang ulo, malakas pa yung loob, na sinasabi mo, huwag mong gawin yan! Anong example? For example, ano? Yan, yan, maingay. Yan. Huwag kang maingay. Lalo mag-iingay yan. Sinabi, huwag magdamit ng ganyan. Huwag maiksi, ha? Mga ladies, huwag maiksi. Lalo pang iniksi, ha? So, umaten pa. Ganyan, ganyan. Parang agahan mo ng away yun. Ano pa? Mga lalaki naman, ano? Sabi, ano? Ano ba? Mga lalaki? Madalas. Kulay yung buhok. Mababa pa yan. Eh. Sige, ganun na lang. Huwag kayo maglalagay ng hikaw. Nagpalagay, sampo. Huwag kayo magpapatato. Sa mukha, nagpatato. Ha? Ha? Yung lalaki, huwag magpalong hair. Pinuson pa. Ano ka, taga Marvelous Grace ka ba? Ano? Yung babae naman, huwag kayo mapaikse, nagpakalbo. Ano ba, si, ano? Britney Spears. Ganun yan eh. Tinatawanan nyo naman ako eh, baka mali ka. Ano pa? Galing nyo mag-isip ah. Sinabi ng, ano? Ayan, so, sinabi, huwag pumatol sa unsaved. Pinatulan mo, marami. Ano pa? Sinabi ng, huwag malilate. Lalong malilate. Ha? Hindi na umatin. Maaga sa next week. Ano pa? Sinabi ng wag absent. Online ako, pastor. Lalike. Nilike ko naman. Nakita mo, pastor. Nilike ko eh. Hindi ko ibalit yung like ano natin, ha? Okay. Tuloy natin. Kaya sabi dyan, may takot ka sa Diyos. Kung hindi, ibang fear yan. Respeto lang yan, sabi. Afraid of thy judgment, eh. Sa ibang verse, tremblet pa. Talaga may takot. Huwag kayo maiya pag takot kayo sa Diyos. Alala ko si Bud, may nangaasar kay Bud eh. Sabi ni Bud, takot niya sa asawa niya eh. Kasi siya, sabi, alam mo ba yun? Okay yun kasi, ano, gusto mo magkasala? Ikaw, takot ka sa asawa mo? Hindi. Ay, takot ka mag-adultery, di ba? Ayun. Bukod sa Diyos, takot kayo nun. Amen? Anong gagawin mo sa kanya pag ano? Ayoko imagine. Pero yung mga babae kasi iba, di ba? Mabait kasi. Pero yung mga matapang din. So that, may takot tayo sa Diyos. Amen? Mga bata, takot ba kayong mga opya? Nakang-waiting na naman. Una, nakakahiya. Ba't ka ba ang opya? Hindi ka nag-aral? Nakakatakot yun, ha? Eh, lalo pag terror yung teacher. Ngayon, yung mga teacher kasi walang pakialam. Lalo sa public, di ko alam. Ha, kasi dami. Pero malamang, di ba? Sa dami nyo, eh. Malamang ko ba yun? So, at least may takot ka sa Diyos. Mandaraya ka, eh. Pag mandaraya ka, bata ka pa. Pag laki mo, ganun ka rin.
Kahit magpastor ka na, ganun ka pa rin. Kaya wala akong ano yung, ayaw ko na magkwento ng marami pa. Tuloy natin. Ilang minutes na ako? 45. Next time, magta-timer ako dito. Maaga pa naman, di ba? I have done, kayo magbasa nga po. Ready, go. Dalawa. I have done judgment and justice. Lead me not to my oppressors. Be surely for the servants for good. Let not the proud oppress. Okay, so ditong face na to, parang sa mga kalaban nyo naman. Sino may kalaban dito? Wala. Sino may kalaban dito? Wala. Sino may kalaban dito? Sa school, kahit saan. Lalo na spiritual. Okay. Huwag yung pagmalaki yung kalaban ko, wala akong kalaban, lahat kaibigan ko eh. Hanggit maaari, ganun. Pero spiritual, lagi kayo may kalaban. Diba? O sino may kalaban dito? Ako lang. Hindi. Lahat tayo may kalaban. So sa context nito, madalas kasi sa Bible, especially yung Israel, sila yung people of God dati. So kaya yung picture ng pag kinakalaban sila, gusto nilang ubusin, picture yun ang kalaban nila. Okay? Kaya sabi dyan, leave me not to mine oppressors. So alam nyo naman yung Israel, may mga time na may mga oppress, hindi sila tuloy ang maaalis, may mga time na ganun eh. Nanakawan lang sila, di ba? Kukuha na sila ng teritoryo, ganyan, parang Russia ngayon. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya sa Panginoon, Lord, ginagawa ko naman yung tama, pwede ba huwag mo kong iwanan? Ganyan po tayo. Kaya, for example, ikaw, nag-pray ka sa Diyos na huwag kang, ano ba, mga problema niya sa buhay. Kaya, kung nasa school, yung mga bully, for example, kaya yung teacher mo na, ano, yung boss mo na, hindi lahat, ha? Obviously, pag teacher yan, galangin mo. Pero, ibang, kuna, iba yung tinuturo. Kuna, kinampihan yung bangla, ganyan. So, sabi dyan, gawin mo kasi ito muna para pwede kang humingi ngayon sa Diyos. Lord, protektahan mo ako dito. Una, gawin mo yung judgment niya tsaka yung justice niya. Baka isa ka pang bully. Amen? Ayaw mo i-bully ka sa church, ayaw mo i-bully ka sa school, bully ka pala sa church. Ha, tama ba yun? So, kahapon, naasal lang ako eh. Pero nakahanda na yung sagot ko doon kung sakaling hinabol kami ng polis. Kasi medyo, hindi naman police yun eh. Traffic enforcer lang. Binubusin na na siya ng mga tao. Wala pa. Kasi inuuna niya yung isang lane. Kaya konti-konti nung paka nandito. Ang dami no. May mga ganun, mga mayabang ba? Dito, may mayabang dati dito eh. Ganun mo. So yung nagpadyang, ba't nakaganyan? Saan pa? Sa school? Hindi mauubos yan. Ngayon, anong gagawin mo? Pwede ka ba umasa sa Diyos na poprotekta ka nila? Lalo tayo, ano tayo eh. Kumbaga, mga baptist, konti lang tayo. Hindi tayo katulad ng iglesia ni Manalo na yan, mga tapang yan lang yan. May mga koneksyon, may mga may sarili siyang ano eh. May sarili silang tawag sa arm, ano? Ano? Private army. Tsaka dahil meron silang private army, meron silang arm. Ano tawag yan? Armory. Nabilitaan niyo ba yun? Diyan, ano? Laki nila ng compound nila dyan sa... Loko-loko, di ba? Anong gagawin mo dyan? Pasto, dapat takot ka na sa iglesia ni Manalo. Ba't may ginaganyan pa eh? Kung nakakinig ka niyan. Sana nga, makinig. So, magtiwala ka sa Diyos. Kasi siya, pag siya nagprotekta, walang magagawa yan. Sinasabi ko sa inyo. Pero gawin mo muna yung tama. Kasi takot ka din pag hindi ka naman maayos sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Yan lang ibig sabihin nun. Move on tayo. Sabi dyan, be surety for the... Pag sabi surety, ang modern, ano kasi sa atin yung sa panahon natin ngayon, yung ano eh. Ang tawag yan, may pirma, guarantor. Ngayon po yung isa sa pagsautang, guarantor tawag dyan. So ngayon, pag sinabing surety, ibig sabihin, Lord, pwede ba? Pangakuan mo ako, napoprotektahan mo ako, ikaw ngayon yung aking aasahan. Ganyan po yan. Kaya sabi dyan, at sabi dyan, for good. Ibig sabihin, hindi ka, yung mga paternity, ganyan, di ba? O babanatan ko to, meron naman akong ano. Ang Diyos, hindi siya ganun. O siya, ako, meron akong Diyos eh, babanatan ko nga po, eh mali ka.
Palagi mo, kakampihan ka ng Diyos. Tandaan niyo na dapat nasa tama kayo para maging pwede ating asahan ng Diyos na siya yung magpoprotekta sa atin. Let not the proud oppress me. Kaya yung mga proud, huwag kayong maging proud kahit kailan, kahit saan. Kasi ina-associate sila sa mga oppressor. Mine eyes fail for thy salvation and for the word of thy righteousness. So, ano yung sabihin niyan? Parang mahirap intindihin sa umpisa, di ba? Mine eyes fail for thy salvation. Ano yung fail? Madalas sa Bible yung fail ay ha? Nauubos. Nauubos. May nakaalala. Kaya inaano ko eh. Pag sinabing fail for the godly man, fail it. Ano yung sabihin nun? Ay, palpak naman pala yung godly man. Hindi, yung sabihin nun, nagkukulang na. Kulang na yung godly man. Dito naman, parang ano na, Lord, liligtas mo ba ako? Parang hindi ko makita yung kaligtasan mo, Lord. Yung sabihin nun. Kaya sabi dyan, ano yan? So magtiwala ka lang sa kanya. Ituloy natin kanina sa isa. Next. Deal with thy servant according unto thy mercy and teach me thy statutes. So ano yung sabi ng mercy? Awa po yan. Especially, hindi mo deserve. Ibibigay pa sa'yo awa. Eh, loko-loka. Dapat di ka kinakawaan. So, pero, kaya nga, again, sa perspective to ng common men, no? Kahit mga Kristiyano, na alam mo, kasalanan ka pa rin. So, sigurado ka, dapat ikaw ay maluin. Pero yun nga, minsan, sabi ko sa mga anak ko, magsabi ka na ganun totoo, makiusap ka na agad pag may ginawa kang mali, hindi yung tatago ka, maging sinuwaling ka pa. Para posibleng hindi ka na paluin. Okay? Yan po yung sabihin niya. So, pag ikaw ay parang, naku, patay na ako, sigurado, papatayin ako ng Diyos sa kalokohan ko. Yan yung sabi niyang failing. So, hindi ko na makita, napapatawarin pa ako. Magtiwala ka lang. Amen? Kaya syempre, yung mga pwede mo nang gawin, okay? Yung mga pwede mo nang gawin, gawin mo na. Amen? At, pag ginawa mo na yung dapat mo palang gawin, mas makakaasa ka na, ikaw ipapatawarin. For example nga, yung nakabasag ka kunwari ng, ito, nabasag mo. Anong gagawin mo? Hindi, yung vase na lang, yun ang madali. Vase, nabasag yung vase. Tatago ka ba? Tulog ko nga, tulog ako. Hindi ako nakabasag yan. Pusa yan. Kaya yung baby namin. Eh, ikaw yung nakabasag. Iligpit mo man lang, di ba? Gawin mo dapat gawin, tapos malayo pa siya, ano, nag-sorry ka na. Ganun. So pagdating niya, hindi na siya yung haalamin niya pa kung sinong gumawa nun. Ganun po tayo dapat sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya ngayon yun, yung iba daw, iba nga, nag-o-offering pa eh, di ba? Paulit-ulit niya sa Leviticus. Nagkamali ka na, alam mo na yun, wala nakakaalam. Eh, sigurado ay parusa yun sa Diyos. So nagagawin mo ngayon. Yung iba doon, nag-o-offer, na kung anong i-offer nila, pwede mong i-apply sa panahon natin kasi wala tayong pinapatay na hayop ngayon. Gawin mo na yung tama. Okay? Wala pa man. Hindi ka pa nahuhuli. Hindi ka pa pinaparusahan. Mag-sorry ka na at gawin mo na yung dapat mong gawin. Amen? Hinta nyo na. Ayun yung ata. Okay. I am thy servant, give me understanding that I may know this. Ang ganda nito, no? So, ito na, medyo nag-shift siya. Pero ngayon, okay, kaya nga inaaral ngayon. Okay, nainip na ba kayo? Patience. Record pala yung Thursday, tagal natin. No? Anyway, ngayon ganito yan. Eh, pastor, ang hirap naman eh. Hindi ka maintindihan yan eh. Kaya ka nga mag-aral. At sino bang pinaglilingkuran mo ang Diyos? Kaya sinabi ito, Lord, gusto kitang maglingkuran, pwede ba turuan mo ako? Amen. Ganyan yan. Sa amin po, ganyan sa amin. Kasi nakakapagod na nga, di ba? Nagtatrabaho na kami. Sabi mo sa amin, mag-aral pa kayo, mag-aral pa kayo. Kasi pag nag-aral kayo, gagaling kayo. Ang makikinabang, siyempre, yung company din. Ganon din kayo, bakit kayo pinag-aaral? Yung mga matalinong magulang, ha? Huwag niyong pabayaan tamad yung mga syong-asyong ngayong anak nyo. Bandang huli, yan ang katulong mo eh. Makakatulong sa'yo, makakasira sa'yo. So ngayon pala, ang disiplina na, oy, mag-aaral! Huwag magulo. Disiplinahin mong umupo, makinig. Eh basta, ano, ganyan na yung anak ko, patay ka dyan. Huwag na huwag niyong bibigay ng excuse yun. Amen? Ngayon, dito sa atin, meron ba ako dito tinaboy dahil sobrang ano, meron din kasi talagang ano eh. Pero may condition naman yun, di ba? Alam nyo,
magtino ka lang dyan, umupo ka dyan, makinig ka, welcome ka dito. Okay, ganoon naman tayo dito. So, kaya sabi dito, bigyan mo ako, Lord, ng pangunawa. Mas dun, kaya naman di ako nakikinig kasi hindi ako interesado. Ba't di interesado? Makinig ka muna, matuto ka. Pag natuto ka, para kang nakatikim ng masarap na pagkain, gusto mo ulit yun, gusto mo bumalik. Amen? May tutunan ko, hindi ko matutunan yun sa, ano, sa kanto. Ah. Babalik ulit ako sa church. Amen? Ganun po yan. Kaya sabi dito, kung lingkod ka ng Diyos, humingi ka ng pangunawa, sabi dyan, that I may know thy testimonies again. Ulitin ko lang kasi paulit-ulit tayo dito. Pero yung testimony, ito po yung parang kanina may nag-testimony, di ba? Salamat sa Panginoon. Eh ngayon, takot ka pa mag-soul winning. Eh, hindi ko kaya yan. Si Christian nga, hindi niya kaya. Eh, kaya pala. O paano yan? So ikaw ngayon, pag nag-testimony ka, ngayon, dito tinutukoy ko yung testimony ng Diyos. For example, Lord, paano yung gagawin mo yung tanong kanina sa mga bakla o yung mga atheist yan ang matindi ngayon eh. Lord, anong gagawin mo dito, for example, kay John Lennon, yan. May mga panahon ni, ano yan, mga tanda na yan. Eh. Yabang nito. Sikat na sikat, mapera, tas mas sikat pa lang siya kay Jesus. So ngayon, anong gagawin natin? Parang, Lord, sumisikat itong mga ito, paano yan? Ngayon, si mga Zuckerberg, diba? 80s yan, si Bill Gates, Bill Clinton tuloy, si Bill Gates. Ganito yan. Lord, bigyan mo ako ng pangunawa para malaman ko yung testimony mo. Ngayon, pag alam mo si John Lennon pala, pinatay na sarili niyang fans, gagayahin mo yun? Diba? So, ibig sabihin, inalaw ng Diyos yun. Okay, huwag niyong papatayin yung ano. Huwag kayo. Hayaan niyo yung mga katulad din nilang loko-loko. Naalala niyo ba yung matapos ko lang sa ano? Sino ba yung nagpatayan? Yung kalaban ni na ano? Kalimutan ko tuloy. Ngayon si Kaya ata yun. Hindi, si ano? Si Ahaz ata. Hindi ako nagkakamali, si Ahaz. Hindi masikat si Ahaz, di ba? Pero, ano rin siya eh, nagtiwala rin sa Diyos. Ang ginawa ng kalaban niya, sila yung nagpatayan. Ano ginawa nila? Wala na. Ganun ang technique natin, yun ang biblical. Huwag niyong hayaan, huwag niyong sabihin niyong abaklas, ano? Kano ba ang baril ngayon? Ikaw ba nga lang? Patayin ko kaya ito. Sila, mamamatay din sa sakit, maniwala kayo. Huwag kayong gagawa ng parang, panalangin nyo lang. Pastor, eh, ano sila yung mayaman yan. Di ba kakasakit yan si, ano, si Marcos eh. Mayaman yan eh. Pag-pray mo lang. Napahiya din yan. Eh ngayon, si Marcos daw talagang ano na, todo ano na eh. Sino yung mga loko-loko, kinakausap na. Pag-pray lang natin, amen? Huwag ka pupunta sa Malacanang, mga bombahin mo, wala yan. Tuloy, it is time for thee, O Lord, to work. Lord, panahon na! Para ikaw yung magtrabaho. Okay, ganito yan. Kunin yung context, ganito yan. Parang si ano, hindi ko makalimutan si paborito ko dyan, si Habakuk eh. Kasi ganun yung tema ng kanyang letter eh. Talaga nagireklamo na sa Diyos. Bakit, Lord, bakit ang mga loko-loko parang mayaman pa sila? Bandang huli siya rin naintindihan niya rin later. Hindi pa nangyayari ha, pero later naintindihan niya na ay, may paglalagyan itong mga loko-lokon to. So kaya ganun din yung sinasabi lang dito, Lord, magtrabaho ka na Lord. Ibig sabihin, either patayin mo, bigyan mo ng sakit. Kasi anong ginawa nila? They have made void thy law. Ibig sabihin, wala silang pakialam. Tulad yung mga baklangan. Ah, sinabi na ng Bible, lalaki, babae lang. Eh, baliwala yan. May mga iglesia ni Manalo, si Kristo ay Diyos. Hindi, tao lang yan. Wala tayong pakialam niya. May paglalagyan yan. Amen? Amen. Pag ang Diyos ang tumira sa'yo, patay ka. Ngayon tayo, magtiwala lang tayo. Ang tagal naman eh. Mayaan mo ang Diyos. Amen? Mayaan mo lang siya. Mag-observe ka lang. Gawin mo lang habang nag-ino-oppress ka, ginagawa nilang kalokohan nila. Maghintay ka lang. Gawin mo yung dapat mong gawin. Hintayin mo lang yan para exciting, di ba? Ano yung gagawin dito? Magkakasakit yan sa utak to. Parang si ano naman, si Jezebel naman, di ba? Ano ginawa? Pinatay siya eh. Pinapon ba naman eh. Pero nung time na yun, napakayabang. Kasi rain na eh.
Kaya sinumpa na siya ng Elijah. Oh. Namatay na si Elijah, wala pa rin. Pero later on, namatay din. So ano lang, ganun-ganun natin ha. Ano ba yung gagawin ng Justin mo? Kay Bill Gates, no? Na-divorce na, oy, baka ano yun. Pauna na yun. May gagawin pa ang Diyos dyan, naniwala kayo. So yan ha, so pag ginusgan sila ng Diyos, sabi niya, I love thy commandments. So mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo ba yung salita ng Diyos? Yun ang tanong. So kung hindi pa masyado, mahalin niyo. Amen? Dito ka mape-preserve. Eh basta lang, gusto ko lang naman sa buhay ko, maging masaya, maging maayos yung pamilya. Sino bang ayaw nun? Yung tanong, mahal mo ba yung salita ng Diyos? At saka paano mo nga gagawin nyo? Sige nga. Kung puro mga bakla yung kapitbahay nyo, pati gobyerno, gustong tutukan kayo, di ba? Na kahapon yung mga kasama ko. Sila nagsasabi, sino kasama ko kahapon? Yan, di ba? Sino nagsabi na nakakasama yung bakuna, bakulaw? Sila nagsabi, di ba? Ewan ko may load, kung may internet doon, pero mga mangingisda yun, siguro wala. Pero alam nila, yung mga kamag-anak nila namatay. Di ba? Sila nagsabi noon, di ako ha. Oh, ang dami daw, hindi konti ha. Lalo daw po sa mga Cebu, sa Mindanao, nako. Ngayon, ba't kumamahal yung salita ng Diyos? Para ma-preserve ka. Paano mo masabi na yung anak mo, kaya mo? Kakayanin mo, magaling ako, papaluin ko lahat. Hindi ba lang sinasabi mo? Magtapat ka sa Diyos. Parang Diyos ang magtuturo din sa mga anak mo, ipipreserve yung pamilya mo. Amen? Gusto ko lang maging maayos eh. Magtiwala ka sa Diyos. Umaten ka, alamin mo, magpakaumbaba ka. Iba kasi kaya hindi matututo, mayabang eh. Kahit dito, nakapansin ko iba sa'yo, hindi nakikinig. Alam ko na to, mayabang tong taong to. So sana hindi magtuloy-tuloy. Amen? Iba, nakikita ko naman, kahit yung background nila, eh, pagpay natin si Kit na yan, mukhang maayos eh. Sana, tuloy-tuloy. Iyak ang kami kahapon, hindi naman. Hindi naman matinding kwento to eh. Pero, sana magtuloy-tuloy. Ganon din kayo ha, kung gusto mo ma-restore, ay, nakita yung kapatid, nagkamali, tapos na-restore ng Panginoon. Hindi nyo kailangang maghanap niyan sa ano, kung saan, sa Bible lang, tingnan mo si Paul, tingnan mo si David. Again, kung di mo alam yung kwento, may pagkukulang ka na agad. Si David, kahit paano, na-restore. Amen? Si Paul, lalo na. Sino pa yung mga na-restore? So, mahalin mo lang yung salita ng Diyos. Hindi yung ano. Yan. Tapos natin sabi dito, sino gusto ng mayaman? Ito, mas mahal niya pa raw yung salita ng Diyos tsaka yung commandment ng Diyos kaysa sa ginto. Okay? Ibig sabihin ng kayamanan na lang yung ginto. Amen? Amen? Amen. Hindi ako magbibigay sa church kasi wala akong pera eh. Gagamitin ko sa ibang bagay. Ngayon pa lang, train mo na lalo mga bata. Eh, sa atin dyan, oh, dyan nga lang sa likod. Huwag niyong patungan ako ano-ano, baka yung naglalagay dyan. Ay, wala yung nakapatong eh. Hindi ko nakita. Mga bata, ah, pag may blessing kayo, binigyan kayo 10 piso, magkano yung lalagay nyo? At least? Piso. Lagay nyo. Ano yung mga bata? Sa pag yumamang kayo, nahihirapan kayo. Nagkaroon kayo 1,000. Si Pito, may 1,000 to naman eh. Naglagay ka ba doon? Naglagay ka doon? Sinigil out eh. Anak ko naman niya. Anyway, so ganun po yan. Huwag mong mahalin yung pera. Ang mahalin mo yung nagbibigay ng pera, pwede pang magbigay. Kaya tapusin natin din sa, therefore I esteem all thy precepts. Itinataas ko. Ngayon yung mga, tingnan nyo yung mga laman ng Facebook nyo ha. Mamaya inventory nyo, tingnan mo yung mga ano. Hindi na ako gagawa pa sa inyo. Tingnan mo yung mga pinost mo for the last kung anumang years. Yung iba sa inyo ata, in-unfriend na ako eh. Tingnan nyo ano yung mga pinopost nyo, okay? Lunes. Ano yung kinain ko. Pangalawa, about mga jowa-jowa. Tingnan nyo, isa-isa inyo. Umakasarili ba yan? Umakamundo? Walang kwenta? At least mo lang magano ka ng ano. Salita ng Diyos. Iba naman, plastic naman. Yung iba naman, nasa app.
automatic everyday. Magpo-post ka. Huwag naman ganun. So, itaas niyo sa buhay niyo yung salita ng Diyos. At paano yung masabihan niya? Pag umaten ka, ibig sabihin mo, gusto ko matuto. Magbibihis pa ako. Whole day sa church ako. Tinataas mo yung salita ng Diyos eh. Para sinasabi mo sa mga kapitbahay niyo, ano ka ba ngayon? Ah, baptist ako. Takot na yung mga yun. Kilala po tayo. Ang ginagawa lang nila sa atin, yun nga, ano tawag yun, kung gusto nila kahit sa internet, inaano tayo. Gusto nila, hindi tayo makilala. At tayo naman, hindi naman tayo OA, na may Baptist Day, hindi naman tayo ganun. Okay? Hindi dapat ganun. So tayo, simple na tayo, ginagawa. Pero may kilala at may kilala ka niyan. Amen? Katulad sa kahalahala, ganun. Baptist, kilala nila eh. Kaya parang hindi niya maalala, parang matagal na. Ay, kilala akong Baptist. Ay, ang tagal eh, no? Ganyan po tayo, hindi tayo pabida. Pero still, may kilala tayo pag tayo ay, yung ginagawa mo lang yung ano mo, hindi tayo pabida. Okay, so gawin mo lang yung, barang-barang punta doon, sa Facebook, no? So huwag niyo ibibida yung mga walang kakwenta-kwenta. Level 50 na ako sa ganyang, eh, ganyan parang yung up, di ba? Ako, mayroon din ako niya sa, ano, sa Duolingo naman. Kaso, bading, mahilig siya sa bading eh. Pero, inaaral ko rin, hindi ako nagubayan. Pero minsan sabi doon, share. Kasi level, ano ka na? Share, ha? Mahiya naman kayo. Eh, sa akin, ano to, language to, okay lang. Pero ayoko pa rin kasi, anyway, ano pa? Ano yung tataas niyo sa buhay niyo? Iba naman, puro boyfriend, asawa. Okay din sana yun, di ba? Yan mo naman panay-panay, amen? Si Pogi, si Maganda, ito yung asawa ko eh. Ipopost pa ng ganun, na nangingit ka, ganun. Yung pinopost mo pala 10 years ago. Again, hindi ko niya masama yun, maganda kayo, mahal yung asawa niya, amen? Pero huwag naman puro-puro, amen? Panay-panay. Yung iba naman, ano? Anong binibida? Yung trabaho, yung sasakyan. Nag-join ako doon sa, ano eh, sa High Ace Club, ganyan, ganyan. Tsaka sa APB. Yung ganun, iba, pambihira, tayo ginagasto sa lahat na lang, di ko, di, ano eh. Yung ating kailangan yun eh. Amen? Amen. Sa atin, basta tumatakbo. Okay na yun. Oh, kasi nanay. May mga late dito. Therefore, I esteem all thy precepts. Ang gusto mo, yung salita ng Diyos. So, hindi lang basta itaas. Parang pagkain lang yun. Tapos na tayo eh. Kaya mo yung mga bata. Naintindihan nyo ba? Ano ba? Ganun din sa mga sasakyan. Nilalagyan mo ng ano yan. Ano nilalagyan nila dyan? Uso ngayon yung ano eh. NAPSED. Yung mga TRD. Laring problema doon. Anong sticker ni Banda? Okay na yan kung ano man dyan. Pero maganda, mga verse. So, iba naman, hindi naman kailangan ng ganun. Itaas nyo yung salita ng Diyos. Amen? Ayun, magpapakilala kayo, di ba, sa school. Pakilala ako. Anong talent mo? Ganun din yung video eh. Eh, wala namang iba kundi sumayaw, ganyan. Kumanta ng kung anong wordless song, ibida nyo yung salita ng Diyos. Amen? And therefore, tapusin na natin, dahil binibida mo ang salita ng Diyos, at sabi dyan, all things to be right, concerning all things to be right. Kaya sabihin nyo, basta ba't binaba natin kung ibang bagay, doon lang tayo sa puro blessing. Hindi, sabi all things eh. Inaalam nyo yon tapos binibida niya lahat ng salita ng Diyos. Walang etsapwera. Pag nasa Bible yan, binibida yan, okay? Kaya ngayon, ayun yung hate na naman, di ba? Doon tayo nag-umpisa. So, kung mahal mo ang katotohanan, anong aayawan mo? Kasinungalingan. Pag may nagsabi doon, kanina, respect na word, di ba? Binabago nila. Sabi mo, galit ako dito sa mga to. Ba't nila binabago yan? Okay? So, yan, katulad mo, gusto mo yung maayos sa pamilya. Isang lalaking tunay, at isang babaeng tunay, at isa lang, ha? Hindi pa palit-palit. So, kung gusto mo yon, ayaw mo ng mga humahad lang doon.
Amen? Ayaw mo nung adultery, ayaw mo nung kabastusan na nag-influence sa atin na gawin yung hindi makakabuti sa pamilya. Amen? So ano pa? Gusto mo yung masipag? Trabaho ng maayos. Ayaw mo sa mga kalokohan. Ayaw mo yung mga tatamad-tamad. Okay, okay lang yung baka bakasyon pag talaga in-earn mo. Amen? E kaso yung iba, pag showbiz talaga, ganun eh. Mare, si pinapakita last time, mga showbiz personnel, kaya siya busy, baka bakasyon, di ba? Hindi ko kailangan yun. Kasi alam ko paano sila nagkapera. Sumunod lang sila kung kami ng bakla, di ba? So I hate it! Amen? Ayun, kapitbahay yung bakla. Ay, galit yung Diyos sa bakla. Ano ka? Motuwa ka? O sige nga, lipstick ka pa. Ano pa? Isa na lang. Ano pa yung dapat natin kagalitan? Pagmahal natin salita ng Diyos. Blasphemy. Okay. Ginagawa po ng iba yan. Ganon din naman. Balikan tayo sa dito, sa loob. Yung mga ginagawa natin, event tayo mga magkakapatid. Pag taliwas yan salita ng Diyos, hate mo dapat yan. Again, pagkapatid yan, pwede mo siyang tulungan. Huwag mo naman siyang sobrang i-down to the point na parang ginulpi mo. Di, parang sa news feed ko, ganun yung mga ano eh. Buhay pa! Yung mga ano ngayon, no? UFC. Ay, buhay pa! Banatang ko hanggang magdugo yung mukha. Hanggang di na... Hanggang pigilin ako, referee. Mga kapatid nyo, huwag nyo gaganunin, ha? Pag nakita mo, narinig na nga, sinabi ni Pastor, mali ang ginagawa nyo. Nag-i-libin kayo, kalokohan yan, ha? Sila ba ulo mo? Uy, gawin ko kaya sa... Sabihin ko, ano sabi sa'yo, Pastor? Loko-loko ka daw, di ba? Okay na yon. Huwag mo nang... Ano? Nakinig niya na. Tulungan mo na lang ngayon. Ano kayong pwede kong maitulong dito? Ganoon na lang. Encourage mo na lang. Amen? Oh, late ka daw kanina. Oh, late ka. Ang ginawa mo? Tama na. Okay, encourage mo na lang na mahalin niya din yung salita ng Diyos. So ngayon, kung mahal mo yung salita ng Diyos, di mo nga gagawin yun eh. Katulong ka ng pastor para ma-encourage yung bawat isa. Amen? So let's pray. Panginoon, salamat po Lord sa part 9, Panginoon, na aming series. Paano namin mahalin ang iyong salita, Panginoon. Nakita namin na kayo po ay banal at therefore, Panginoon, dapat din kami magalit, Panginoon. Kung mahal namin yung salita nyo, mahalin namin yung kumukontas yung salita, kung mahal namin ang pamilya, galit kami sa mga sisira ng pamilya. Kung mahal namin ang inyong, kayo ang aming tinataas, ang iyong salita, galit kami, Panginoon, sa mga sumisira ng salita, ginagawa ng kalokohan at even binabaliktad ng salita. Kung mahal namin ang pure religion, Panginoon, ang pananampalataya ng inyong Panginoong Jesus, galit kami, Panginoon, sa mga kulto. So, it follows, Panginoon, na galit din kami sa mga bagay na mali. So, I pray na mabalance po kami ang inyong pag-ibig namin at then yung hate namin sa mga maling bagay. Pero, andun lang po yung wisdom din kung paano i-restore yung mga pwede pang ma-restore, yung mga hindi na, Panginoon, mag-ingat na lang kami laban sa kanila. Yun na po, lumayas lang sa bawat isa, kaming pagkain na magkasalusaluhan, Panginoon, lumayas lang sa nag-prepare at sa mga nag-provide, Panginoon, dito. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.